paano ka nag-umpisa din sa pag-race mo? Bali, 19 years old po ako. Ikaw yung nag-champion because you had 5 wins. 5 wins. Itong 2017 yung pinaka-mahirap kong laban. Nagpapasalamat ako siyempre sa team ko dahil lagi silang nandyan sa akin. Biglang ako overtake ka, ang ganda-ganda ng laban. Pero sa overall, ako pa rin ang nakakuha. At saka nagpapasarap dito sa laban na to yung mga fans na iba yung suporta nila. Yung mga, siguro yung mga gustong tumesting ng racing, subukan nyo dahil iba yung experience niya. Si Masato Fernando, nakuha niya yung attention namin late 2005. Early 2006, nag-umpisa siyang sumali dun sa small races sa Bulacan and then sa SK. Sabi namin may future na itong bata na to. And isa lang ang from more than 13 years ago, isa lang ang naano namin kay Sato, napansin ko kay Sato. Mabait na bata, tahimik, hindi mayabang. Pero ibang sumakay sa race track. Pala si Masato Fernando. Ako po yung pinanganak sa Japan. Nung bata po ako, nag-stay po kami dito sa Bulacan po. Sa Giginto, Bulacan. Ang naka-discover po talaga sa akin, yung asawa po ng pinsan ko. Yung po ngayon, si Kapitan Darcy Alvarez po. Kasama ko po siya dun sa Bulacan. So sa bisikleta pa lang, may BMX, nakita ko naman, hindi siya takot masaktan eh. Doon po siya na, ano na, ba? Iba to si Masato. Nag-try lang po kami, katuwaan po ng barkada, mga barkada po niya na mahilig din po sa racing. Bali yung ano, yung bike number ko po talaga. Doon ko po binasa sa date po ng birthday ko, yung 17 po. Kaya ano, pinanindigan ko na po siya hanggang ngayon po. Yun na po yung ano, ginamit kong number kasi parang lucky number ko po siya. Tinesting po namin mag-race. Unang race ko po, nandahaya po kami. Pero tanggap po namin na natalo na po kami. So, nagulat kami na ganun pala siya mag-ride. Naiwanan niya ng malayo-malayo yung mga kalaban. Hindi alam ni Masato na dinaya ko yung engine na gamit niya. Wala doon sa sising category na sinalihan namin. Nung buksan yung makina, nakita doon na disqualified kami. Gagalit sa akin si Masato. Sabi ko, sinubukan ko lang kung gaano kakatatag. So, nung second race, pumarehas na kami. Doon na nag-champion kami. Nagkaroon po uli siya ng race. Sa may kawayan din po, lumaban na po kami ng patas. Yun po, doon na po kami nanalo. Unang panalo po namin. Yung po mga idol ko po nung mga panahon na nagsisimula pa lang po. May Mark Chua po, yung mga expert po natin. Ano, Jaime Barcial. Although nasa beginner classes pa lang siya, no? Nadodominate niya yung classes na yun sa stock, super stock. Kasabay niyang sumikat yung X1, Yamaha X1. Ito na po, tumesing na po kami ng Underbone. Sakto po, una pong labas ng Yamaha X1. Bali ako, siguro po, parang ako po yata ang kauna-unahang tumesting ng X1 sa racetrack po, sa races. He's one of the racers din na tinutulungan natin na makakuha ng mga sponsors. Kakaiba siya, maraming humanga nung panahon na yun. So hanggang sa bumili kami ng suit, sa tulong din ninyo sa Inside Racing, nakabili kami ng suit na Speedy. Naging iconic figure noon yung si Masato with his suit na Speedy na black and orange, tapos yung X1 na bike. Tapos yun po, yun yung una pong laban ko sa Underbone na nag-double champion po ako. Sunod-sunod po yung laban ko doon, kada month po yata o twice a month po na papalaro po kami sa Inares. Doon po ako nahasa, doon po rin ako nakilala ng mga mahihilig ko ngayon sa racing,
Nag-umpisa talaga sa wala, out of passion lang ng grupo ng kanyang kamag-anak, sila Darcy. I understand, ginagapang nila noon yung pagkakarera ni Sato. Nagsimula po kami, halos kami lang po magpipinsak po. Nagtayo po kami ng sarili namin team na ART. Yung Alvarez Racing Team. So yun ang naisip namin nung panahon na yun. Kaya po pinagpatuloy na po namin hanggang sa makarating na po ako dito sa modified po. Dahil po modified po yung bike ko po, ang nangyari po na napapasali na po ako sa expert. Minsan po nananalo, minsan po sawing palad po. Dahil po magagaling na po yung mga kalaban. Tinarget namin yung Underbone Team. Nagsimula po kami sa Underbone. Yun po, yung naging sponsor ko po noon na si Tres Scooters. At ang unang-unang laban ko po sa Sniper po, hindi ko po inaasahan na ako po ang mag-champion. Doon po kami, nagseryoso sa Underbone po na expert category open. 2009 doon po nakuha yung Underbone team po. Lalo pa siyang naging impressive, no? Yung first race niya nga na nanalo siya agad. He narrowly missed yung Underbone King title noong 2008 pero nakuha niya noong 2009. Nagkataon po tumigil po kami noong 2010 po. Pinagdasal ko po kay God na sabi ko, sana makakarera pa ako. Meron pong isang tao na tiga Bulacan po, JBA. JB Alcoriza po, tiga Baligtas Bulacan po. Nung una po, hindi ko po siya mabigyan ng panalo. Digo, hindi pwede nakakaya. Mga sa SK din po, kung saan na rin po. Doon na po ako nagsimulang manalo po. Parang naging tulay po na kaya po ako nandito ngayon dahil rin po sa kanila. Bago po mag-IRGP noong 2012 po, bali nagkasunod-sunod po yung talo ko po noon. Humingi na po ako tulong kay God po na sabi ko, paano po ba ako mananalo sa akin? Hindi ko po ine-expect sa scooter na pang 11 grid po ako. Basta, nung pagkatigo po namin, takbo ko. Wala, parang tulala po ako. Sabi ko, ala, ikot, bahala na. Same lang. Basta, sasagad nyo to hanggang sa matapos. Hindi ko po namamalayan, ang dami ko na po palang na-overtaken. Tapos, nung mga half nung lap na po, napansin ko po yung lead pack. Na nag-focus po ako sa kanila, binantayan ko po sila isa-isa. Kung paano ko po sila ma-overtaken, kung paano po yung gagawin yung diskarte. Tatlo po kami, nagpalitan po kami sa first. Sabi ko, hindi ako papayag na matalo dito, akin tong laban na to. Kada isasarado yung helmet ni Masato, ako yung nandun sa grid, katabi niya ako. Ang lagi kong sinasabi sa kanya, hindi tayo nagpunta sa racetrack, para second lang, para ang nagpunta natin dito, champion. Sabi ko, kailangan may maipakita ko ngayon. Kailangan magpasaya ko lahat ng nanonood. Yun po, binigay ko po yung best ko, naging maganda po yung resulta, nakuha ko po yung champion. Pero, lagi ko sa kanya sinasabi bago ka sumakay. Dadasal ka, luluhuram mo yung motor mo. And now, tutuwa naman ako na after more than a decade, Sato has been one of the dominant racer dito sa Pilipinas, no? So, nakita ko talaga na yung pagpupursige niya na mapanatili niya na mahawakan yung mga title na natabanan niya. At naipakita ko naman sa kanya kung gaano ko siya protektahan para sa karera niya. Naging inspirasyon ko po dito, yung mga fans nga po, yung lalong-lalo na po yung magulang ko, yung tatay ko po, na hindi man lang ako napanood kahit minsan. Sige. Naalala ko yung tatay ko. Hindi ko na po siya inabutang buhay. Kumbaga, yun po yung unang pagkikita namin na hindi ko man lang po siya naiyakap. Na hindi ko man lang siya nakakausap, hindi ko man lang siya naisama sa karerahan. Kung napanood niya po ako, tapos naisip ko po na sa langit ka ako, baka mapanood niya po ako. Kinuha niya po sa internet yung mga picture ko.
nakita ko po doon sa bahay po nila. Kaya nga lang po, may mga luma po. Parang pinirig niya po. Doon po, nung nakita ko po yun, na ano, sinusubaybayan niya rin po pala ako. Nung nagkausap po kami, bata pa po ako nun eh. Pero nung una po, may sama po ako ng loob sa kanya dahil sabi ko, kumbaga, ba't ganun? Kumbaga, kaya-kaya mo na umuwi dito sa Pilipinas, pero bakit? Eh, siguro po, baka po may dahilan. Pero, nung huli po, ginawa ko po siyang inspirasyon. Hindi, ano, kumbaga, hindi ko po inano yung galit. Sabi ko, talagang kasama po talaga sa buhay yun. Inalok po ako ni Boss Darley na sumama po sa team nila. Bali, nag-isip pa rin po ako kasi po may iwanan ko po yung team ko po talaga na sila po talaga ang tumulong po sa akin. Pero sabi ko sa sarili ko na baka dito na po ako dito na po ako umangat at mabigyan po ng magandang race bike po. Kasi po, nung panahon po namin, talaga po ang hirap po ng pyesa. He was acquired same year, 2011, up to now, to date, siya yung pinaka-lead rider namin. Sa tulong ng mga sponsor ni Masato, pumayag na rin ako na mabitaw ko sa Masato. So, napasok din ako sa politika. Si Masato naman, medyo siyempre meticuloso kasi rider na medyo konting ano, talaga hinahanap niya yung gusto niya sa motor na kailangan namin bigay para manalo yung team namin na para din sa kanya. Isa doon yung pagiging ano niya, yung pagiging seryoso. Tumutulong siya. Hindi yung katulad ng ibang rider na sakay na ng sakay, wala naman halos may tutulong sa team. Tuwing may laban, siya yung nauunang dumadating. Siya yung unang-unang yung magpa-practice at huling natatapos mag-practice. Last year, when nagkaroon kami ng technical issue sa motor, after qualifying, nasa 5th or 6th place ata si Sato. Pagka-start no race, and after the race, siya pa yung nag-champion. Yun yung isa sa mga memorable na karera ni Sato para sa amin, sa akin at sa team. Eh, masaya naman kasi yung mga pagod namin tsaka yung hirap nagkakaroon ng magandang resulta. Trato mo sa ibang tao, sa amin, maging sa iba, mga pangkulala, tuloy mo lang yun kasi maganda. Maraming humahanga sa'yo. Kay Sato, tuloy mo lang yung pagiging humble mo. Always give your 100% and everything will follow. Pero si Masato, wala rin ako masabi ba kasi hindi siya mahirap pakisamahan. Hindi siya mareklamo na rider. Minsan, pag nanonood ako, masaya si Sato, nakikita ko. Sinasabi niya lagi, kailangan akong champion niya si Kuya Darcy. Patay ako rito. Pag hindi ko nadali ito, yari ako dito. Most of his successes, nagawa under Team Yamaha Spec Week. And this is because Team Yamaha Spec Week was able to give him the right support, the right equipment, and the right motivation. And I think ito yung mga kailangan din ng mga racers para mag-succeed. Yun din po, kasiyahan ko rin po kasi yung manalo. Kumbaga yung kasiyahan po, hindi po kayang palitan ng pere, hindi po kayang bayaran. Kumbaga yun po yung naging inspirasyon ko po. Halos lahat po nang tumutulong sa akin, nasabi ko, yung ipapanalo ko dito, ikasisaya ng lahat po na nakakakilala sa akin. Kukunin ko po ito, sabi ko, pipilitin kong gumawa po ng isang malaking break po ngayong 2017. Ang 2017 ang pinaka-successful season ni Sato, no? Nakuha niya ang
Super Underbone Champion, Super Scooter Nationwide Champion, Underbone King. Muntikan niyang makuha pa ang PSR title, nakuha niya IR Cup title, IR Cup Rider of the Year, then nakuha din niya ang Moto IR Championship. And then, nanalo pa siya sa Taiwan. So, talagang very blessed yung season ni Sato. Halos lahat po ng races ko po ngayon naging memorable. Lalo na po yung labang ko po sa Taiwan noong October po. Napili po ako doon sa Yamaha GP po. Bali ang nangyari po, parang naging pasang-awa lang po ako. Nung hindi po ako nakapag-compete ng ayos. Bali nakapasok po ako sa qualifying nila para mag-compete po sa ibang bansa. Nung practice po namin, nadismaya na po ako sa sarili ko. Kasi hindi ko po sila kayang habulin. Kailangan pumasok man lang ako sa unahan. Kumbaga sa kahit panlima, basta malapit po ako doon sa mga magagaling. Nung kinabukasan po, hinanda ko po yung natulog po ako ng maaga. Nagdasal po ako ng Lord, bahala na po kayo sa akin. Basta ibibigay ko na po lahat ng nalalaman ko dito. Kayo na po bahala. Nung last corner, nagkatapat po kami. Sabi ko, palakasan na lang ng loob. Dahil, Philippines ang dala ko dito. Iba po yung pakiramdam eh. Talagang, nung nanalo po ako noon, parang ako nanalo sa loto eh. Iba po yung saya eh. Alis maiyak po ako sa sobrang saya. Nabigyan ko po ng karangalin yung sarili ko, yung team ko, tsaka yung Pilipinas ko. Ang tunay na nagbansag sa kanya is ang ating inom, ang voice of Philippine Racing, si Mangboy Silverio, which is yung ating long-time race announcer. Siya ang nagbansag kay Masato na the chairman Masato Fernando, which is so ngayon bagay naman sa kanya. Pinakawakan ko na po yung chairman kasi nga po, kada makakita ko ng mga fans na mga racing, ang tawag na po sa akin, chairman. Iba po yung dating sa akin eh. Sabi ko, ayos ka po. Paninindigan ko na sasama ko na pangunta sa pangalan ko. Tato, lagi ko sa'yo sinasabi. Kaya ka nasa mundo ng karera, hindi second. Lagi yung champion. Pilitin mo, lahat gawin mo para mapag-champion mo. Dahil sa hindi lang yung sarili mo ilinalaban mo rito. Yung pagiging mababang loob, panatili mo sa'yo. Dahil doon ka nakilala ng mga Pilipino, ng mga tagahangang. Alam ko kung gaano kalayo pa yung mararating ni Masato sa larangan ng karera. Yung mga baguhan na rider po, mapapayo ko lang po sa kanila. Maging disiplinado lang po. Disiplinado. At saka yung attitude po. Number one yung attitude eh. Yung attitude po. Kumbaga, ang totoo lang po naging coach ko po. Yung mga tao lang po. Yung mga nanonood, yung mga fans. Sila rin po yung mga parang naging coach ko. Kumbaga, matuto po silang makinig sa mga mas nakakaangat po sa kanila. Matutong gumalang po sa mga, lalo-lalo na sa mga organizer po ng racing. At syempre, number one po, mag-practice. Have a healthy racing years ahead of your career. I'm sure you have another good 5 to 6 years of competitive racing. I hope marami pang sumunod na sa kanya. No, yung mga young racers, huwag kayong sa point. So, umpisa, mahirap talaga, no? Ang racing kasi, it needs commitment. Hindi lang sa oras at passion, pati na rin sa financial at lalong-lalo na sa disiplina. Bali, may dalawa po akong anak, isang babae at isang lalaki. Ngayon po, yung panganay ko po, tinuturuan ko na po ngayon ng motor po. Bali, pinapractice ko na po siya sa racing po. Yun po abangan nila dahil ngayon po, medyo tinuturuan ko na po siya ng mga skills, mga diskarte po. At kung ano po yung strategy para maging champion po. Abangan po nila yon si Kyrie Nash Fernando po, ang papalit po sa akin. For the future, ang wish ko kay Sato is for him to do more international races. Na-prove na niya sa Moto IR na kaya niyang manalo sa mga sport bike type na racing machine. He still acknowledges us. So natutuwa kami doon na
ano siya, marunong siyang tumingin doon sa mga taong na nakatulong sa kanya. Nagpapasalamat po rin ako dahil si Boss Charlie po, hanggang ngayon magkasama po kami hanggang sa huli, sinusuportahan pa rin po niya ako. At yung team po, nagpapasalamat po ako, kundi dahil po sa kanila, baka po hindi ko po naabot kung ano po yung narating ko po ngayon. Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka. Sa tabi ko, aking giliw, dito rin ako magkapaniwala.